Hi everyone, I'm encouraging you all to join our webinar on calculator techniques, and we will be using Canon F789 SGA, Casio 570 or 991 ES. This is with or without glass, so if you're using one. And we will also be adding a calculator that we'll be using in this webinar, which is the Karseki CS991. So these are all, yung Canon tsaka yung Karseki, these are all PRC approved calculator. Mostly naman sa mga engineering students, they are still using the Casio 570 or 991 ES. So again, this is applicable to all engineering students from first year to fifth year, no? Even to students that are preparing for their board exam. So dalawang araw po itong webinar na to. So this will be on May 30 tsaka 31. So, and then via Google Meet lang. So yung inclusion ng webinar dito is, this is free handouts, and also yung webinar will be recorded and you can download it in your device, no? Or anyway, you have also lifetime access to that. So you can also visit our Facebook page, no, for more info regarding with this webinar. So on day one, we will be discussing calculator techniques that we can apply on algebra, trigonometry, plane and solid geometry, analytic geometry, probability and statistics, calculus, differential equation, engineering economy, statistics and dynamics. And on day two, which is more advanced, we will be discussing calculator techniques that we can apply on engineering, surveying, highway curves, soil and fluid mechanics, strength of materials, theory of structures, concrete and steel design, and also the footing design. So again, you can visit our Facebook page, no, for regarding with this webinar for more info. So ito yung problem natin, and then we will be solving this one using calculator only. So dito, a 2 meter high tank as shown has a base radius of 1 meter. So ito, meron siyang base radius na 1 meter and then meron siyang top radius na 1.5 meter. If the water level rises at a rate of 0.02572 meter per second, so at what rate is the water flowing in cubic meter per second when the depth, no, or when the water is 0.45 meter depth? So ano daw yung rate ng water flowing or yung flow rate? So ito yung sagot if we solve this one in conventional. No? So we have this dV over dt, which is 0.1 cubic meter per second. So ngayon, kukunin natin yung sagot na to using calculator only. Okay. So solve natin to. So I'll be using first the Canon F789 SGA. So yung gagawin lang natin dito, punta lang po tayo sa mode, no? Okay. So punta tayo dito sa stat, and then we will be using the quadratic function for this one. Okay, since we are dealing with areas. Okay. Ngayon, gawin nating reference yung sa base, no? Para yung 0.45, kasi dito siya naka-reference, eh, no? So gawin nating reference na. So bali, ipa-plot lang natin. By the way, yung need natin na data when we are using the mode 3, which is the quadratic, is at least, no, minimum of 3 pairs of coordinates, x and y. Pag dalawa lang yung ilalagay mo, so magmamat error yan. So kailangan niya tatlo. No? So yung gagawin natin as first data natin is dito sa base. So yung x would represents the height nung tangke. No? Yung y will be the cross-sectional area at that particular level. So let's say at x, which is 0, so yung y niya is yung cross-sectional area nito,
which is pi r squared. No? So, cross-section natin, pi r squared. So, since we have radius na 1 po. Okay? Equals. And then, yung pangalawa is dito sa halfway, no? Kasi 2 meters to, so meaning halfway nito nung height is 1 meter. So, bali yung cross-sectional area niya, that should be pi r squared, no? So, yung r dito sa middle, kasi dito sa bottom, we have 1 meter, dito sa top, which is 1.5. So, bali yung at 1 meter height, so that would be the average ng dalawang radius, no? So, bali 1 plus 1.5 divided by 2. Or average nila, that is 1.25 na. So, we have 1.25 squared. Okay? And then, the last one is yung height, okay, dito sa 2 meters. Okay? 2 meters from the base, no, or from the reference. So, we have 2 meters dito. And then, yung cross-sectional area dito. So, which is pi, then we have 1.5 squared. Okay? And then, we're done, no? We're done. So, yung gagawin natin, i-CE lang natin. Okay. And then, i-solve na natin yung problem. So, yung tanong niya is, at what rate is the water flowing in cubic meter per second? So, yung when the water is at 0.45 meter depth. So, ito yung ilalagay natin. So, we have 0.45. We just need to find what is the cross-sectional area at this level. No? So, that would be, I'll be using the apps. And then, I'll take the regression. And then, dito tayo sa 6. Okay? So, meron kang 0.45 y hat. No? That represents the cross-sectional area at that level. Okay? And then, we multiply it by the given yung water level rises at a rate of 0.02572 meter per second. So, ito yung dh over dt. Okay, gano'ng kabilis mag-rise yung water level. So, lagay natin yan dito. 0.02572. Okay? So, yung cross-sectional area times yung velocity. Okay? And then, equals. Ito na yung sagot. So, ganun lang, no? Ganun lang siya kabilis. Okay? So, ganun din yung mangyayari if you will be using the CARC calculator. No? So, meron tayong CARC tayo dito. This is CARC KCS991. Again, this is another PRC-approved na calculator. Together with a Canon. So, yung gagawin lang natin dito is parang ano lang tayo, parang casual lang. Okay. So, again, highly advised, highly suggested also na calculator for engineering students and also mga reviewees na. So, punta lang tayo dito sa, punta tayo dito sa mode. Ganun pa rin, no? Stat, then punta ka dito sa quadratic. Okay? The CX squared. By default, walang the frequency yan, ha? So, anyway, tanggalin ko muna yung frequency. So, again, balik ako mode, then punta tayo dito sa stat, then 3. Okay, so ito yung default X and Y lang. Walang frequency. So, yung gagawin natin, same process kanina, ito pa rin yung magiging reference natin, yung bottom. So, at zero height, no? Or pare, at zero level, parang reference niya. So, yung cross-sectional area niya dyan. So, with that is pi, then 1 squared. Okay? Actually, yung ginawa natin sa Canon, pwede magka-interchange yan. No? So, it doesn't matter. No? Pwede ka mag-start, by the way, dito sa taas. Balik ka rin natin, ha? So, like, example, at 0 and then at 2 meter height ako. Ganun pa rin, no? Ganun pa rin. Yung magiging, parang wala kang problema kahit magka-interchange yung mga data set dito. Okay? So, punta dito sa 2, no? 2 meters height. And then, we have cross-sectional area at that level, which is, ito yung radius, which is 1.5 squared, no? Equals. And then, para may, kasi yung kailangan natin, again, for mode 3, which is the quadratic, is at least, no, minimum of 3 pairs of data. So, para makuha natin yung pangatlong pair natin, kunin natin yung half niya. No? Halfway, parang sa mid-section niya. So, yung 1, no? Kasi half nung 2 meters, that is 1. So, dito,
yung radius at 1 meter height, no? Which is the average lang, no? Kasi sa middle yung height, yung 1 meter. Eh, no? So, average ng 1.5 tsaka 1, that is 1.25. So, squared lang natin yan. Equals, then you're done. No? So, ganun din. No? So, kunin lang natin yung cross-sectional area at this particular level ng water, which is 0.45 as given sa problem. And then, punta ka lang sa shift, stat, then punta ka dito sa regression, then dito ka sa 6. Okay? And then, multiply mo yung rate ng water level na nag-rise. Okay? So again, we are using time rates po. Time rates. So this is part sa calculus. And then, later, ipakita ko kung paano to isolve in conventional. Para ma-appreciate nyo yung calculator. Na-appreciate nyo yung bilis ng calculator sa pag-solve. So, pag equal natin ito, so we have 0.1 cubic meter per second. Okay. The last calculator that we will be using is itong Casio. So, sa Casio, ganun pa rin, no? Punta ka pa rin sa mode, then stat, then punta ka dito sa 3. Halos pare-pareho yung Casio tsaka yung Carsi. So, ganun pa rin, 0, then you have 1 meter, then 2 meters. Anyway, yung mga dataset, again, pwede magka-interchange yan. It doesn't matter. Okay, pwede ka nga dito, 2, 1, then 0 yung sa baba. No? Pwede ganun, no? Walang problema. Okay? So, kung 2 meters ka, you have pi, then 1.5 squared, no? At mid-height, no? That is pi 1.25 squared, no? And then dito sa 0 na level, that is pi, then 1 squared. And equals. So, easy lang natin to. And then, we're done. No? So, we have 0.45. Okay, again, shift, stat, then 5, regression. Pareho talaga siya nung Carsi, no? Kung gusto mo ng parang Casio, no? Carsi, no? Is suggested na calculator for that. We have 5, and then 6. Ay, binalik ko pala. So, ito na yun. 0.45 y hat, and then we multiply it by the rate of the water level rising. 0.2572. And then, we have now the answer. Okay? So, makikita mo na sobrang bilis, no? Ng pagka-calculate ito. So, we get this answer. So, ngayon, para ma-appreciate natin yung calculator, pakita ko yung paano to isolve in a conventional way. No? So, sa conventional solution, alam natin yung volume, no? Kasi yung titignan natin yung volume nung tubig lang, no? Hindi nung container, okay? Yung volume nung tubig. So, kumbaga, if this is your 1 meter, so ito yung h natin, then ito yung r, no? Okay? So, we know that the volume of the prismatoid, prostom of a cone is pi h over 3 r squared plus r plus 1 squared, no? And then by ratio and proportion, so we take this one, this portion here. And then, ito na yun. Kunin natin. So, meron tayo ditong 1.5, meron tayo ditong R, tsaka meron tayo ditong 1 meter. And then, yung R dito yung H. Okay? Yung H natin is itong 0.45. Pero nag-vary yan kasi, no? Kasi, pag pour natin ng tubig dito, umaakyat kasi yan. So, bali yung H is also varying at the same time. And then, we have this 2 meter. So, kukunin lang natin yung dito na part, and then we take this distance here. So, we have 1.5 minus 1, ha? So, we have 0.5. Tsaka dito, we have r minus 1. So, ito yung, this is r, this is 1. So, this is r minus 1. So, by ratio and proportion, we have 0.5 over 2 is equal nung r minus 1 over h. So, bali, yung r natin na function in terms of h is 0.25 h plus 1. So, isa-substitute mo lang yan dito sa formula mo dito sa taas. Ayan. So, nilagay mo lang dito yung, r din to, na? So, ganun pa rin, na? And then, you simplify this one, na? So, di ko na ipakita yung simplification nito. Doon na lang ako sa bottom line niya. Okay? So, ito yung simplified form nung equation na to, na? So, medyo mahaba yan, na? Kasi, ano ka pa dito, eh? Isa-isahin mo pa to, eh, na? So, medyo mahaba rin, na? So, sobrang lengthy, na? Kumbaga. So, ito na yun, na? Bottom line ng simplification mo, ito na yun. So, you have pi over 3, then 0.
multiplied by 0.0625 h cubed plus 0.75 h squared plus 3h. So ngayon, i-derive natin yan. Ha? Differentiate everything with respect to time. Kasi time rates to yan ha, sa calculus. Okay, time rates to sa calculus. Eh. So i-differentiate natin to with respect to time. Ayan. So meron tayong derivative ng volume with respect to time is just equal to pi over 3. And then derivative nito, so we have 0.1875h squared. Derivative nito, we have 1.5h plus 3h. Derivative ng 3h, that is 3 lang. And then we have dh over dt. So yung dh over dt, ito yan, ha? Yung rate ng height, no? Changing. So we have 0.02572. And then, yung h natin, itong 0.45. And then, we can calculate the flow rate, no? Yung rate nung water flowing. So, substitute lang natin yan. We have pi over 3. Then, substitute the value of h, which is 0.45. And then, plus 1.5. That is multiplied by 0.45 plus 3 times 0.02572. So, meron ka nang makukuha na 0.1 cubic meter per second. Again, that is the same dito. Diba? The same yan, ha? So, sobrang bilis, na? Ng calculator. Ito yung advantage nung calculator. Yeah. Okay? So, let's try another example, no? So, ito naman is one of the problem that we're going to solve in sa D2, na, which is May 31. Na. So, this is under sa fluid mechanics, which is dumps. So, dito sa problem, an 8-meter triangular trapezoidal section with 2-meter upper base. So, 2-meter yung upper base dito. So, dito yan. Ha? And then, yung sa bottom, we have 5.5. So, kung 2 meter to, 5.5 to. So, meaning yung remaining dito is 3.5. And then, it retains a 6.5 meter head of water. So, 8 meter yung height ng trapezoidal dam natin. Pero yung i-retain niya na tubig is hanggang 6.5 meter. So, ngayon yung tanong, ano daw yung Rx, Ry, the writing moment, which is the Rm, the overturning moment, which is the Um, the factor of safety against sliding if the coefficient of friction is 0.35, the factor of safety against overturning, and the location of the resultant force. So, ito yung sagot na makukuha natin when we calculate this one in a conventional way. Ngayon, isosolve natin yung problem na to using calculator only. Lahat yan, ha? Calculator only. Wala kang isusulat. Probably, magsusulat ka as guide lang. Pero the rest, si calculator yung gagawa, no? Nung calculation. Okay. So, kung makikita natin, yung dam natin is subjected to, okay, yung dito sa dam wall, na? So, may tubig yan. So, meaning that is subjected to hydrostatic force. Okay? So, dito naman sa baba, kasi may seepage yan, eh, na? Di ba? Dito sa base ng dam, may seepage yan, na? So, may uplift force tayo dyan. Or we call it seepage force. And also, yung weight mismo nung dam. Okay? So, yun lang yung mga forces na i-deal natin dito sa dam analysis. Okay, so ito naman yung makikita natin sa parang elevation view niya. So, meron tayo dito 2 meters, 3.5 meters. So, total of 5.5 meters sa base. Height dito is 2 meters. Then, we have 6.5 meters. Okay? So, alam natin na mahaba, no? Mahaba yung calculation nito when we perform a conventional calculation. So, tatama rin ka talaga, no? Pag nasa-solve ka nito. Pero ngayon, ipakita ko kung paano i-solve to ng calculator lang lahat. No? So, again, you can use your pencil just to guide, no? Kung saan ka na, no? Sa calculator. That would help a lot also. Okay, so alam natin na yung tubig dito, na magsisip through yan eh, na? Kasi soil yan eh.
So may seepage tayo dito, no? So ito yung seepage of water, no? Or deep. We call it percolation. Percolation. Okay. So kailangan natin malaman 'to, no, para alam natin kung hanggang saan yung uplift force natin. So yan, ha. So ito yung magiging uplift force natin. Then dito naman sa back ng dam natin, yan yung magiging hydrostatic force natin. So bali yung pressure dito sa bata, sa baba is just di ba, alam natin that is just density ng water, yan, which is 9.81 kilonewton per cubic meter multiplied nung height, no, ng water, which is 6.5. So ganun din yung mangyayari dito, no. So ano yung pressure mo dito, ganun din yung pressure dito sa uplift force. So tubig pa rin to, no, kasi tubig lang yung dadaan dito, magsisip through. So 9.81 times 6.5. So ngayon, makukuha mo yung hydrostatic pressure dito, which is F1, di ba? So yung gagawin lang natin, si calculator na bahala niya, no. Unahin ko muna si Canon. Okay? Unahin ko muna ito si Canon. Ayan. Punta ka lang dito sa clear out lang natin from scratch. Ayan. Then punta ka lang dito sa mode. Then punta ka dito sa stat. And then punta ka dito sa linear. Okay? And then pa-on na lang nung frequency. So shift mode. Replay down, kasi replay ito, no? Replay down, then kunin mo yung 4 dyan, and then pa-on mo yung frequency, 1. So dapat ganito, no? X, Y, and then frequency. Ayan, no? So ngayon, yung X, yan yung mga forces dito sa yung X, that would be the forces that would cause the overturning. I mean, the overturning moment. While yung Y, yun yung mga forces na ilalagay natin. That would cause the righting moment. So, for X, first is itong F1. No? So, yung F1, we know, that is just, di ba, 1/2, no? Parang area lang nito. So, 1/2 nung base, which is 9.81 times 6.5. And then, yung height niya, that is 6.5. And then, we just take 1 meter strip, no? So again, huwag mo na isulat to sa papel mo, no? So si calculator na yung bahala niyan. So ilalagay mo yan dito. So parang area niya lang. So that is just 1/2. Okay, ilagay natin. 1/2. Okay, yung base is 9.81. So di mo na kailangan isulat to sa papel mo, no? So diretso na sa calculator. 9.81 times 6.5. Yan yung base. Yung height is itong 6.5. And then we take 1 meter strip. Okay na tayo dyan, ha? Okay, next. Yung dito naman, ha? Ah, yung height niya. Okay, yung centroid niya. So, yan yung ilalagay mo dito sa frequency. So, alam natin that is 6.5. So, we know the centroid is at 1/3 ng height niya. So, that is just 6.5 divided by 3. Okay, again, di mo na kailangan isulat to. Automatic na sa calculator. Pero pwede mong isulat yan, ha? Actually, as guide lang sa paper mo. Pero the rest is si calculator yung bahala na mag-compute yan. Next, itong uplift, no? Yung U. So yung uplift, ganun pa rin, no? Area pa rin nito. Okay? Area nito times 1 meter strip. So isulat ko lang para at least guided tayo. So we have 1/2. Again, yung base is 9.81 times 6.5. And then we have this total length, which is 5.5. And then, multiplied by 1 meter strip. Again, pwede mo nang hindi isulat yan sa papel mo, no? You can just write that one directly in your calculator. So, we have 1/2. Again, 1/2. Multiplied by base. Ito. 9.81 times 6.5. Okay, so sa calculator na, no? Yung magsulat, ha? And then, you have this base. And then, you have this height, no? 5.5. So, parang ito yun. And then, we multiply it by 1 meter strip. Ayan. And then, yung location niya, yung centroid niya, is ito yun. 2/3. No? Kasi kung 1/3 dito, 2/3 bala yun dito. So, 2/3 nung total length dito.
which is 5.5. So, yan yung ilalagay mo yan sa calculator under sa frequency. So, you have 2/3, 2 divided by 3 multiplied by 5.5. Okay? So, nilalagay ko lang dito na para at least di tayo malito. Pero pwede na yan sa calculator diretso. So, yung y naman, ito yung mga forces that would cause the writing moment. So, ano yan, no? The first one is itong weight. No? Yung weight nung block dito, yung concrete. Kumbaga. So, meron ka ditong 2-meter na base, then meron siyang height na 8 meters. So, computing ko na lang din, no? Pero again, you can write that directly in your calculator. So, ipakita ko lang, no? Kung paano para at least guided tayo. So, alam natin yung weight is just density times volume. So, density ng concrete is 23.54. The volume is itong 2 meters times 8 meters times 1 meter strip. Kaya ganito na. Okay? So, ito yung magiging sagot niya. So, anyway, di mo na kailangan isulat, isulat yan sa papel directly sa calculator ka ngayon. So, yung gagawin lang natin, lagay natin yan sa Y, no? Kasi forces yan na magkukos ng writing moment. Okay, so ito lang yung ilalagay natin. Density, 23.54 times volume, 2 times 8 times 1 meter strip. Ayan, no? And then, yung sa frequency niya, saan yan located? So, alam natin, this is 3.5, no? This is 3.5, then halfway ng 2 meters, di ba? Or pwede rin 5.5 minus halfway ng 2 meters. So, either way, no? Kahit saan dyan. So, anyway, nilagay ko na lang din dito, at least guided tayo. So, makikita natin dito is 3.5 plus yung centroid nito, which is halfway dito sa 2 meters. So, again, pwede isulat mo na yung 4.5. Pero anyway, kasi di ka magsusolve yan eh, directly. Kasi gusto mo directly sa calculator. So, isulat mo na lang din. 3.5, kumbaga, ito lang yung makikita mo, obvious, no? So, titignan mo lang yan sa figure, 3.5, and you know, na halfway ng 2 meters. So, meaning 2 divided by 2. Pwede rin 1, diretso na, no? Very obvious naman na 2 divided by 2 is 1. So, equal mo lang yan, ha? Di ba? So, instead na sinusulat mo yan sa papel, pwede si calculator na yung magsulat. Okay, and the other one is itong dito na part. Yung sa triangular part. So, may weight din tayo dyan, ha? Again, density, 23.54. And then, yung volume nito. So, again, 1 half nung base, which is 3.5. And then, the height is 8 meters. And then, we take 1 meter strip for that. So, for 1 meter strip, so, ganun pa rin, ha? So, again, di mo na kailangan isulat yan, ha? Diretso ka na sa calculator niya. Kasi kasya naman lahat yan, eh. 23.54 times, again, 1 half, di ba? Base is 3.5, height is 8 meters times 1 meter strip. Equals. And then, dito sa frequency, ganun din, ha? Yung location nito dito sa 2 natin. So, very obvious that is 2/3 nung 3.5. Okay? 2/3 ng 3.5. Kasi 3.5 to yun. No? 1/3 yun dito. 2/3 balik. 2/3 ng 3.5. So, you have 2 divided by 3. 2/3 multiplied by 3.5. Equals. So, yan na yun. No? Okay ka na dyan. Okay? So, yung gagawin mo ngayon, punta ka dito sa shift, ano na, apps. Kanan pala ito. Apps, punta ka dito sa sum. Then, kunin mo yung 2. Stored mo yan sa A. Okay? Then, after that, tanggalin mo yan. Punta ka sa apps. Punta ka sa sum. Then, kunin mo yung 4. Then, punta ka dito sa B. Then, ngayon, i-replace natin ito. Yung data. Okay? Punta ka sa apps. Punta ka dito sa data. And then, yung gagawin natin, ito siya is ililipat natin. Ha? Kasi yung next nating goal, no? Ng next pattern, yung x magiging ano yan eh, magiging forces along x na lang. And then, yung y, ito yung magiging forces along y na lang. Okay? Yung kanina, yung x, yan yung mga forces that would cause the overturning moment. Yung y, those are forces that would cause the writing moment. Kumbaga, mga moment yung kinukuha natin. This time is mga forces. So, yung x, lahat yan, lahat ng forces along x. Yung y, lahat ng forces along y. Yun yung gagawin natin. So, kumbaga, itong F1, which is, di ba, yan yun. Yung F1 is itong 207.23, na.
So at is yan, no? Kasi along x. Pero itong uplift, along y kasi yan, no? So ginawa natin positive yung mga weight, no? Yung ito, mga weight going down. In-assume natin na positive. Kumbaga, baliktad to, no? Itong uplift natin, which is 175.354, uplift yan, no? So, kumbaga, going up yan, baliktad siya sa, in-assume kasi natin na going down is positive. So, it should be negative. So, kopihin mo lang, no? So, yung gagawin mo lang, titignan mo lang ulit itong value dito, 175.35375, okay? 175.35375. Actually, pwede rin 354 na lang. So, usually mga 3 decimal places is okay na yan. Pero ikunin ko na lang lahat. Yan. Okay? It should be negative. Kasi balik na. Negative 175.35375. Okay? And then, tanggalin mo ito. Gawin mong 0 ito. So, tama na, no? So, makikita natin yung x is ito na yun. Yung y, lahat ng forces along y. Okay? Tama na yan. So, yung frequency, gawin mong 1 lahat yan. Kasi di ka naman magmo-moment na. So, 1. Parang gumagawa ka ng program, no? Na mag-a-analyze ng dam dito sa calculator mo. Okay? So, ganun lang, no? After that, repeat mo lang yung process kanina, ups, 4, and then you have 2, then stored mo yan sa C, and then ups, 4 ka ulit, then 4, stored mo yan sa D, and then masosolve na natin lahat ng tanong. Okay, see, kunin ko muna yung, balikan natin ha. So, meron na tayong Rx, Ry, Rm, tsaka Om. So, meron na tayo niyan. So, bali yung Rx, yan yung C. Okay? Yan yung Rx. Yung D, yan yung Ry. Yung Rm, yan yung B. Okay? Yan yung B. Yung Om, yan yung A. Yung in-stored mo sa A. So, kumbaga, this one is Om, Rm, okay. Rx, Ry. So, yun lang. So, ma-solve mo na din yung factor of safety against sliding. So, we know the formula is 0.35 Ry, which is andito sa D. And then, divide mo na lang sa Rx. Diba? So, which is your C. So, you have 0.897. And then, you can also solve the factor of safety against overturning. You know, that is writing moment, which is yung B over the overturning moment, which is yung A. So, ito yung sagot. 2.257. And you can also get the location ng resultant force. Okay? Yung location ng resultant force, that is just, tanggalin mo lang to. Palitan mo to ng minus. And, kasi alam mo, that is Rm minus Om divided by Ry. Bad. No? Bad. Equal. So, meron kang 2.58. Okay, so nakuha mo lahat, no? Using calculator only. So, ganun lang yung mangyayari dito sa Canon F789SGA. Punta tayo sa CARC. So, sa CARC naman, ganun pa rin yung process. Ganun na natin ito. Then, ilalagay lang natin lahat nung data na na-collect natin kanina. Okay, so ganun pa rin. Punta ka dito sa mode, no? Punta ka dito sa mode. On first, on. Clear ko muna, from scratch tayo. So punta ka dito sa mode dito. And then punta ka dito sa stat. Then kunin mo yung 2. And then shift mode, replay down. And then kunin mo yung 4 at saka frequency on. So ngayon, meron ka ditong x. Again, yung x, lahat yan ang mga forces that would cause the overturning moment. So, one of that is the F1. So, F1 is just area nito times 1 meter strip. So, 1 half of the base, which is 9.81 times 6.5.
Ito yung base, no? Ito yan. Yung height is 6.5. Then, times 1 meter strip equals. And then, next is itong sa uplift. So, yung uplift, ganun pa rin, ha? Parang volume nung pressure diagram. So, again, cross-sectional area, which is 1 half. Yung base is ito yan, ha? Yung 9.81 times 65. Times 6.5. Yung base is ito yan, ha? Base ito, yung height is itong 5.5. 2 plus 3.5. 5.5. Then, times 1 meter strip. Yan. Yung sa Y naman, yung sa Y, ito yung mga weight, no? So, yung weight, we have density of concrete times volume ng concrete. 2 times 8. 2 times 8 times 1 meter strip. No? So, ganun dito sa pangalawa din, you have 23, again. Unit weight ng concrete, 23.54. Then, volume nito. So, meaning cross-sectional area, which is 1 divided by 2. Multiplied by base, which is 3.5. Yung height is 8 meters. And then we have this 1 meter strip. Okay na yan, ha? Then yung frequency naman is yung mga centroid nila. So yung centroid ng F1, that is 1/3 ng 6.5. Yung dito naman sa uplift, that is 2/3 ng 5.5. Na? So 2 divided by 3 multiplied by 5.5. And then, yung, ito naman, yung weight, that is, ito yan, ha? 3.5 plus, diba? 3.5 plus halfway nung 2, which is 1. Okay, or 4.5 na lang diretsya. And dito naman, sa huli, itong W2, that is 2/3 nung 3.5. Ayan, and then you're done. So, ganun pa rin yung process. Punta ka dito shift stat, naka dito sa sum, kunin mo yung 2, store mo yan sa A, no? So by the way, balikan natin dito, let's edit tayo. So may sagot ka na, so meron ka ng UM, okay, 1091.975. Kunin mo yung shift 1, punta ka dito sa sum, kunin mo yung 4, then stored mo yan sa B. Yan yung RM, writing moment. Diba? So, purely calculator, na? Amazing. Amazing. RX, shift, balikan natin yung data. So, yung gagawin natin, ililipat natin itong mga forces along Y, which is, ito yung uplift, diba? So, yung ginawa natin is ibabaliktad natin yan. So, negative 175.35375. Lilipat lang natin sa kabila. So, dapat forces along Y na dito. Yung katulad nung kanina. Then, gawin mo 0 yan. Okay? So, this one, lahat ng forces along X, lahat ng forces along Y. Ginawa mong positive yung going down, ginawa mong, so, positive yung going down, so, baliktad. Pag going up, baliktad siya, so, negative. Then, yung frequency, gawin mong 1 lahat. 1, so, parang nagpo-program lang tayo. 1, 1, 1, and 1. Okay? And then, easy na. So, ganun pa rin. Shift 1, 3, 2. Then, stored natin yan sa C. And then, shift 1, 3, 4. Stored natin yan sa D. By the way, ito na yung RX. Which is very obvious, yun yung F1. No? Kasi 0, 0 lahat yung sa X. Eh. Ito lang yung may value. So, very obvious, ito na din yung F1. 207, yung RY, ito yun, 530.846. Okay? So, makukuha mo na yung factor of safety against sliding. So, you know that the coefficient of friction is 0.35 multiplied by RY, which is D divided by DRX. So, meron kang 0.897. And then the factor of safety against overturning, that is writing moment divided by overturning moment. So you have 2.256. And for the location of the resultant force, so gagawin mo lang dito, that your formula is RM minus OM. Diba? RM minus OM, so bad lang, no? Bad. B minus A divided by D, bad.
So you have 2.584 meters. So ganoon naman sa Karsiki CS991. So kung kasyo ka, halos pare-pareho lang din eh. Pare-pareho lang yun. Pare-pareho lang siya sa Karsi. Okay? Pare-pareho lang sila sa Karsi. Walang nagbago. Pareho talaga nung Karsi. So, if gusto mo na parang ano, parang Casio-like, then PRC approved, dun ka sa Karsi. Anyway, kahit saan ka, no? Kung ano yung tingin mong nagagandahan ka, no? Nakakilig. So anyway, for me, highly recommended Canon at saka Karsi. Kahit saan sa dalawa, no? Halos maganda naman lahat ng calculator. Ganun pa rin, no? Mode 3. Stat. Punta ka dito sa 2. Turn on mo yung frequency. And 1. Diba? And then you have F1. So, ganun pa rin F1. Isulat ko na lang to. 207.236. And then dito, 175.354. Yung weight naman, ito yun. Sulat ko na lang. 376.64. Yung pangalawa is 329.56. Okay? Anyway, alam natin na pwede natin ilagay yan directly sa calculator. And dito naman, yun yung 6.5 divided by 3. No? Dito is ito yung 2/3 multiplied by 5.5. Dito is 4.5. Sulat ko na lang. No? 4.5 tsaka yung pangalawa, ito is 7 divided by 3. So, 7 divided by 3. Again, shift 1. Halos pare-pareho talaga nung Karsi. 2. Shift A. Yan. Yan na yung balik natin. So, yan na yung OM natin. Shift 1 pi, oh no, no. Shift 1 sum 3 and then 4. Stored mo yan sa B. So, yan na yung RM. And then, palitan mo yung data. Program ka. Kawin mong 0 to. Then, ilipat mo siya sa kabila. Negative 175.354. And then, oops, wait. Then, gawin nating 1 lahat nung frequency. 1, 1, 1, 1. And repeat lang yung process. Shift 1, 3, 2, stored to C. So, ito na yun, no? And then, shift 1, 3, 4, stored mo yan sa D. Okay? And then, you're gonna have the factor of safety, 0.35 of alpha D divide alpha C. Yan na yung sagot, no? Alpha B divide alpha A. Ito yung sagot, no? And then, babad ka lang dito, minus. And then, divided by alpha D. Equals. Ayan, no? So, ganun siya sa calculator. Again, sobrang bilis na pag calculator. Okay, so I hope mag-register kayo na for this one. So anyway, the quality of the slide will be like this one, no? The teaching will be great for this one. So, yeah. No? So, see you on May 30 to 31 class. Thank you for watching.